Hey friends, good evening. So for tonight's video, mga friends, I'm going to make a ginamos bulinaw or anchovy in English or ano bang Tagalog nito ha? Dilis in Tagalog. So yan siya mga friends, I bought a frozen black anchovy or bulinaw. Fresh siya mga friends, so pwede ko siyang gawing ginamos. Since I miss this ginamos a lot mga friends, so ayan, we need what is this? Is cling wrap to cover for our ginamos, for our fermented ginamos. And then you need a jar. You need a lot of salt. And then you need a little bit of, what is this? Patis. So yun lang ingredients mga friends. So sinoko na siya for first wash mga friends. Or sinoko konti ng water with salt. So ayan siya. So makikita niyo pa rin mga friends. Oh, yung freshness niya. So, ayan. Actually, nakagawa na ako ng isang jar kagabi mga friends. Pero hindi ko siya na-film. Kasi supposed to be this one. Gagawin ko siyang paksiw in the banana leaves. Kaya lang, parang gusto ko na lang siyang iginamos mga friends. So, let's get started with the ginamos. So, ayan. I-ano ko na ito. It's up to you mga friends kung hanggang ilang wash kayo. Basta enough na parang malinis na yung ano. Basta with salt lang yung water niyo na ginamit sa paghugas ng ating bulinaw. Buwad bulinaw. Buwad bulinaw. Isdang bulinaw. So, ayan. Ayan. So, cold water mga friends. I need my tissue. Tikan ko na ito. And then, I'm using the Himalayan salt for washing my our bulinaw. Look at that. Nagsinaw-sinaw pa siya, mga friends. As in Bisaya, bulinaw. Ginamos. Ginamos, bulinaw. Sarap kaya itong ginamos, bulinaw, mga friends. Lalo na sa saging. Do-do sa saging. Pwede niyo ring gawing para siyang dark mga friends kasi nga sa kulay hindi lang pink salt. So ayan, rinse rinse lang natin yan. Look at, nagsinaw sinaw pa siya, maragikan sa dagat. Ayan, ipakita ko rin sa inyo yung nagawa ko kagabi na ano, na what is that, na ginawang ginamos. So, hugasan natin yan mga friends ng asin. Maraming asin. Iba lang ang kulay niya kasi pink yung ginamit ko. Supposed to be, magki-clear up ito kung white salt ang gagamitin nyo. Kaya lang, yung gagamitin kong salt for fermenting na talaga is yung, what is that? Yung sea salt na coarse. Yung puti na malalaki ang granules niya. Pero yan lang ang nasa bahay ko. So, hindi ko siya gagamitin for cleaning our ginamos or our isda. So, ayan. Sinaw-sinaw pag yud siya, oy. As in. Siyempre, dito talaga tayo mag-ginamos sa, ano, sa sink natin para hindi tayo mag-ano, magkalat. You see the little fish, babe? Uyo, your hands is still your hands is still soapy. You go wash more. Okay, last na to mga friends na ano ko hugas. Last na tong hugas. So bali 4 times ko itong na ano. It's up to you 3 to 4 times or 5 times if you feel na tama na yung pagkalinis nyo, then that's it. Go for it. So, yan. Mabilis lang naman mag-ginamos, mga friends. Mabilis. Alam naman natin, mag-ginamos tayo, marami lang siyang asin. Yun lang para hindi siya. Yeah, go wash. Wipe your hand. Kailangan lang talaga siyang ma-ferment natin ng mabuti kasi pag hindi niyo lagyan ng tamang asin, mabaho siya mga friends. Yun ang problema sa ginamos. Manimaho siya. Manimaho siyang bee. Just kidding. Is it? So, yan friends.
Malinis na yung ano natin. Nahugasan na natin with salt yung bulinaw natin. So, I'm gonna put it here. And then, lagyan na natin ng maraming asin. Ako mga friends, para siguro lagyan ko ng marami. Ayokong mag ano. Ayokong mag well, hindi ko anuhin siya ba. Hindi natin gipitin yung paglagay ng asin natin. So, ayan. Coarse salt. Iodized coarse salt. So, lagyan natin ng marami. Hindi siya ma-open. Huwag nating tipirin. In other words, yung paglagay natin ng asin. Kasi, we need to ferment it. And then, pag kumain na kayo, pag kinakain nyo na, kayo na ang mag-estimate ng magpaglagay ng vinegar, paglagay ng anong ipangsagol nyo para hindi masyadong alat, vinegar, limoncito, kalamansi. Yun, kayo na ang mag-estimate. Pero kung ako mga friends, para siguro ba, dahil this is my first time to make ginamos, kailangan ko siyang damihan ng asin. Damihan natin para hindi masayang kasi mas mabuti na yung siguradong-sigurado na ang end up natin is we have a good ginamos, hindi yung mabaho, then we're good. Kaysa masayang lang ba yung ginawa natin. Ayokong sayangin to mga friends kasi minsan lang meron dito sa Filipino store ang fresh, frozen fresh na bulinaw. So, after nung pinakita ko sa inyo mga friends, nagdagdag pa talaga ako ng ano kasi hindi ako satisfied. So, ayan, ilagay na natin sa jar. It's very simple lang talaga siya mga friends. So, yung jar ko, isinugasan ko lang siya ng mainit na tubig. And then, that's it. I'm not worried about na ano kasi pag fermented talaga, maluluto siya with the salt na nilagay natin. So, yan na yung jar ko mga friends. Let's put our ginamos. Oh, ginamos. Fish pa siya. Hindi pa siya ginamos. Ayan. Ayan. O, maraming asin ang nilagay ko mga friends. Linisin lang natin yung ano. Yung what is that? So, ayan. Maraming asin. Maraming asin. Huwag ko nang i-ano yan. Si puti yung ginamit ko for tapos i-push natin kunti. Okay. So, maghugas lang ako ng kamay. There. Parang merong ning ano, ning siwil. Tarungo na itong butang. Hanglan guwapa pud ang pagbutang nato ba para guwapa pud ang result sa atong ginamos mga friends. Mga a week or two mga week, mga friends mga week. Mga week week. Okay na tong ginamos natin. So na press ko na yan. Pero maglagay pa ako ng asin on the top mga friends. Para sigurado ba for tayo dito mga friends because it's so crowded in my working spot there. So ayan. Maglagay pa uli ako ng salt on the top mga friends. Saglit be. Gamitin ko yung maliit na hole. See? Lagyan pa natin yan on the top para masiguro na ma-fermented talaga natin siya. Bahala na yung maalat. Adjust na lang natin sa toyo at saka ay, sorry. Vinegar at saka kalamansi. Pag kumakain na tayo, damihan natin ng vinegar or damihan natin ng lemon. Ayan. So, na-cover ko na siya mga friends ng salt. Lagyan ko ng patis. Mga few spoon. Yan. Ang ginamit kong patis mga friends is Thai. Wala siyang baho mga friends. Hindi siya hindi siya yung pareho sa atin na patis na maano mo talaga. May baho talaga. So, yan ang lagi kong ginagamit sa bahay na fish sauce. So, kunti lang mga friends kasi magtubig naman yan siya. Yung una na tinatabig, tinasawag namin. Una, ang tawag sa amin dyan, yung sabaw niya.
or yung fish sauce na niya, mag-water pa yan siya dyan, mga friends. Magtubig pa yan siya until ma-ferment na talaga natin yung ginamos natin na bulinaw. So, ayan siya, mga friends. So, ayan, friends, kailangan ko rin siyang lagyan ng date kung kailan ko ginawa yung ginamos ko. January 16, 21. There you go. And then ito, gagamitan natin to ng cling wrap. Dugot ko yan, mga friends, para hindi talaga siya mag-alis ngaw ba. So, ayan. Lah! Tricky lang talaga pagtakip nito ba. Kasi yung plastic mo, yung cling wrap mo is fighting with you. So, ayan. Kanyan siya, mga friends, ang ginagawa ko. And then another cover. Another cling wrap. Talagang i-ano natin, i-secure natin na hindi, walang lalabas na. Unless you gonna check it. So, syempre, buksan natin. So, yan. And then i-trim ko lang ito dyan. Ayun na, friends. Tapos na tayo sa paggawa ng ginamos natin. So, we'll see kung anong ganap nito, mga friends. Ayan. So, diba, magtubig talaga yan. Magtubig talaga yan itong dito. Yung ginamos natin na bulinaw, magtubig talaga yan. So, yun ang tinatawag na una. Pwede niyong isagol sa mga gulay-gulay. Pwede niyong ipang dipping sa mga saging natin, kamote, kamuting kahoy, at saka kung ano pa. I'll show you the other one, mga friends, nung ginawa ko kagabi kasi I can't decide pa kung dalawang jar ang gagamitin ko. So, kunin ko yung isa. So, ayan, mga friends, ito, January 15, yung first kagabi ito, yung ginawa ko. So, ayan. Yung water niya, mga friends, isang araw pa lang ito, mga friends, kumbaga, kasi kagabi ko ito ginawa. Yung una niya is here already, is level already. Yung nag-ano na talaga siya. Sige, buksan ko daw, mga friends, kung anong baho niya. Kung wala bang ibang baho, kasi alam naman talaga natin ang ginamos, mga friends, pag hindi siya tama na pag-ano, kasi merong ibang baho talaga siya. I hope this is, hala, ang bango niya, mga friends. Wala akong problema kahit buksan ko ito dito, hindi siya mangamoy talaga. Ang bango ng ginamos natin, mga friends. So, I'm sure this gonna be okay, kasi nga depende yun sa pag-asin, kasi doon tayo kukuha ng ano para magiging fermented siya. Sana naman, ay, di naman masira. Ay, binuang diha kay di takakaunan eh. Binuang ka diha, di ka magsira-sira diha. So, ayan. Ayan, there ito. So, ayan, meron na tayong dalawang ginawang ginamos, mga friends. Ayan. January 15 and January 16. So, ayan, and then the longer the ginamos, mga friends, is the longer the yummier, right? Diba kung kilan matagal yung ginamos niyo, yung mala, ano sa may term at to ay matawag sa Bisaya na mo? Kilan siya mag, sa may term, uy? I forgot. I will put here kung ano yung term namin. Yun bang, ano na siya yung super, muraglata na gani siya, mga friends. Basta yung luto na siya na pagka-ferment, kumbaga. Ang sarap na nun siya, mga friends, na parang kung una na lang
Yun, pero I'm thinking this not gonna be the really the una siya outcome kasi nga ang bulinaw itong ginamit natin. Pero kung ang gagamitin natin mga friends is yung tinatawag naming yung mga maliliit na puti. I forgot the name also. Yun ang parang magiging una siya pag nagpi-ferment kayo, gumawa kayo ng ginamos noon. Pero hindi naman lahat. Kasi basta yung puti na ginamos, I forgot sa amin yan. O yan, nung Bisaya noon. So, ayan. Pero ito ang very popular talaga sa amin sa Bisaya, itong bulinaw. So, yun lang tayo tonight, mga friends. Sana nagustuhan niyo yung paggawa ko ng bulinaw. And then, I'm gonna show you as well after a week or 2 weeks. Pwede na siya, mga friends, I'm sure. Mapi-ferment na siya. Pwede na siyang kainin. So, ayan. And then, nilagay ko lang ito, mga friends, sa gilid ng fridge namin. Para meron din siyang coolness. Pero hindi naman siya kailangang ipasok niyo sa ano. Kasi nga, fermented naman ito. Ang pag-fermented, walang problema kasi asin ang magpapaano niyan, magpapaluto niyan. So, yan lang tayo mga friends. Maraming salamat. Pakikinood sa akin. God bless. I'll see you again next vlog.